showbiz fanatics, kasamang babae ni Mr. Alden Richard sa Davao City. Usap-usapan ngayon sa social media. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. So bago natin simulan ang ating mga updates ngayong araw, ay nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga true-blooded Aldab Nations na lagi pong nakaantabay at nakasubaybay sa lahat ng ating mga updates. So dahil dyan, ay namili tayo, no? So namili tayo ng ilan sa mga komento mula sa ating mga legit viewers and subscribers patungkol po dun sa ating last update. So narito pong ilan sa mga komentong napili po natin at babasahin ko po sa inyo anuman pong inyong maging reaksyon ay pwede nyo pong ilagay yan sa comment section. Sabi po ni Miss Julie Patricio, frankly, let's admit, Maine was really affected of what's going on. They disregard the fandom who supported the whole process. They think ADN is gullible, but they don't know the fandom is united for a good cause. Maine's family think the support of the OSF can help them that they take for granted. What ADN had helped for them for a long time before the Zarzuela. Well, that's the result. Now they know. Thanks for the updates. Ayan. Thank you, Ma'am Julie Patricio, for your beautiful and very realistic comment. Ano? Sabi niya po dito is talagang napakalaki po ng naging epekto nung parang yung tinasabi na parang Zarzuela. At sinasabi po dito ng ating pong commentator na parang dinisregard ni Maine yung mga fandom. So sabi naman ni Miss Ellen Amorao, Miss Tareds, deserve ni Andy yun kasi kasali siya sa Zarzuela. Kaya wag na siya magtaka kung malugi ang business dahil pilit nilang sinisiksik ang jinx na si Panot. About naman sa endorsement, ang balita ako may 5 project endorsement si Ming na nireject niya kasi ayaw daw ni RJ at bukod minala si Ming dahil pilit binidikit sa kanya si Panot at wala na siyang handler and manager. Diba ang manager ang kumakausap sa mga advertisers for Ming's project and endorsement? Yes, true. Yung kanila pong road manager and kanila pong handler, sila po yung naghahanap ng pwede pong or sila po yung kinakausap ng mga endorser or endorsement para po dun sa kanilang talent and project. Pero sa the moment kasi parang wala pa pong nakaschedule si Mengay eh. Talagang nakakalungkot lang. Sabi ni Miss Jolly, sabi niya, buti kasi itong pamilya ni Maine swapang din sa popularity at pera na silaw sa pagiging kong ni Arsho. Ayan, minalas tuloy. Inulan pa siya ng jinx sa buhay si Arsho. Kaya lang, ang pinagtataka ko, bakit laging present sa mga Mendoza's happening si Atay? Kaya may something, wag naman sanang bumagsak ang negosyo ni Maine. Pinaghirapan mauwi sa kamalasan. Akala ko ba mabait silang nanay at mga kapatid. Kaya tuloy naghihinala ko sa ampun lang si Maine. Kasi pag ampun ka ng isang bata, maswerte daw yan sa kabuhayan. Make sense ha. May sense naman po yung sinabi ni Ma'am Jolly, no? Na alam nyo, marami ko ng beses ko nang narinig sa comment section na marami po ang talagang nag-a-assume na itong si Miss Maine Mendoza hindi anak, tunay na anak ni Daddy Dab at ni Nanay Dab, no? Pero hanggang ngayon naman, wala pa rin po tayong proof na totoo po yung chismis na ito. Sabi ni Miss Marina Pangan, iboycott ang Eat Bulaga, konti na lang nanonood sa kanila, alisin ang mga baguhan at ibalik ang Aldab. Pag hindi tuluyan, pagbagsak ng EB, kahit gaano pa sila katagal, kahit may tahid na sila, ako di nanonood ng EB, nakakasuka si Maha at Miles. At yung ibang baguhan, ilike Jowa Pau Kaliseri, ibalik nyo sila para makabawi ang Eat Bulaga. Ayan. Alam nyo, totoo po yung sinasabi ni Miss Marina Pangan. Kasi ako po, personally, nanonood pa po ko ng Eat Bulaga. At talagang, sobrang OA na po talaga ni Miles. At lahat ng knock-knock niya, hindi bumibenta sa Tito Vic and Joey, lalo-lalo na kay Boss Joey. Kasi alam naman natin, mahirap po patawanin talaga yan. At talagang, si Mengay lang ang nakagagawa na mapatawa itong si Boss Joey. Pero lahat na ata ginawa ni Miles, pero hanggang ngayon di niya pa rin talaga makuha yung tamang timpla, diba? Kasi parang pilit eh at scripted. Salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related po sa ating latest updates. So,
Ngayon, pag-usapan po natin kasi may mga chismis na kumakalat na itong si Mr. Alden Richards di umano ay may kasamang babae dito po sa Davao na Good Boy Startup. Kung saan po ito po ay umaten po siya ng isang event dito sa Davao. At kasabay nito, piniromote niya din yung kanyang parating na teleserye na Startup. At kitang-kita natin, wala si Bea Alonzo dyan, ano? Pero marami po ang nagsasabing Dabawenyos na may nakita silang girl na kasama si Alden. So, yun po yung hinahanap nating video. Siyempre, hindi nila pakikita yan kahit sa social media. Dahil alam nyo na, dahil makakasira po yan sa image at sa teleserye na pinopromote ni Alden. Panoorin natin ang buong video ng pangyayari sa Davao City kung saan naroon ang buong cast ng Startup. Aside or bukod kay Bea, ay naroon yung mga staff and actors ng Startup. Let's watch this video. It won't change.